Hi! Moral pa rin po ang mga Pinoy sa SEA Games matapos na makakuha ng karagdagang mga ginto. Kahit pa napasura ang protesta ng Pilipinas laban sa isang Indonesian player. Kababatrol, Dayang Castillejo. The Blue Corner! Nasungkit ng Pinay na si Josie Gabuco ang gold medal sa women's boxing sa Southeast Asian Games. Tinalo niya ang Indonesian fighter na si Tung Tamat Raksat sa 45 to 48 kilogram category. Tagumpay rin si Dennis Orcolio sa men's 9 billiard singles. Noong isang araw, panalo rin si Nakyamko at Biado sa 9-ball men's doubles. Gold din kahapon ang nakuha ni Cheska Centena sa women's 9-ball singles. Patunay ng paghahari ng Pilipinas sa 9-ball billiards sa SEA Games. Sa women's basketball naman, tinambakan ng Pilipinas Perlas team ang Vietnam sa score na 100-55. Pinagana na ng Team Gilas ang kanilang depensa. Tinalo nila ang Indonesia sa men's basketball sa score na 81-52. Bigo ang women's volleyball team ng Pilipinas sa first round game sa Indonesia. Talo ang mga Pinay sa straight sets 25-22, 25-20, 25-14. Kahit pa may 15 points si Alyssa Valdez. Isinantabi naman ng Singaporean Southeast Asian Games organizer ang protesta ng Pilipinas na i-gender test ang Indonesian player na si Aprilia Santini Manganang. Ayon kay Larong Volleyball ng Pilipinas President Joey Romasanta, may certification si Manganang sa Singapore SEA Games organizers na galing sa International Volleyball Association o FIBB. Nagbigay ito ng pahintulot kay Manganang na maglaro sa Women's Division para sa isa pang FIBB-sanctioned na kompetisyon. Kontrobersyal ang Indonesian player na si Manganang na umiscore ng 13 points. Paling yang baik lah, jadi nggak pernah nanya soal itu. Yang penting asalkan aku bisa bagaikan mereka, udah cukup. Itu masalah pribadi untuk aku ke depan. Nilinaw naman ni Philippine Amateur Track and Field Association President Philip Quico na hindi sinasadya at pagkakamali ng supplier ang kontrobersya sa baliktad na bandilat ng Pilipinas na nakalagay sa uniform ng ilang track and field athletes noong Martes. Dayang Castillejo, ABS-CBN News.